Magandang araw po sa lahat. Just call me Magayon. I live in Canada ngayon pero born and raised po ako sa Bicol, in particular sa Albay. Ang kwento ko po ay nangyari maraming taon na rin pong nakalilipas. Hindi ko man po maalala yung eksaktong time, date and year pero isa po ang tiyak. Nangyari po ito isang Semana Santa. Anim pong magkakapatid sina mama at nung nag-abroad po siya, naiwan po ako kina lolo at lola kung kaya't ang mga kasakasama ko po ay yung mga nakababata niyang kapatid na lalaki. Single mom po si mama at mag-isang anak lang din po ako. Around 2012 nang yumao po si lola, dahilan upang maging tatlo na lang kami sa bahay. Si lolo, si tito ko at ako. Dahil madalas nga po kong naiiwang mag-isa sa bahay, talagang naboboring ako. Kung hindi nga po ako nagkakamali, nasa high school na ako nang maganap ito. Dahil nga madalas akong mabore, naghahanap po talaga ako palagi ng pwedeng mapagkalibangan at hindi din kasi masyado pang uso noon yung internet although meron na rin pong nag-e-exist. Since wala nga din po akong kapatid, kaya kapag naboboring talaga ako sa bahay, pumupunta ako sa kalapit na bahay ng mga tita at tito ko dahil at least nandun yung mga pinsan kong pwedeng kalaro. Sa isang compound lamang po nakatira ang mga kapatid ni mama kasama na ang kanilang mga pamilya. Kumaga 2 minutes away lamang po yung compound na iyon sa bahay namin. Nilalakad ko lang po at pagkatapos ay doon na ako maghahanap ng pwedeng kajaming kapag bored ako. Dahil Holy Week nga din po iyon, lahat ng palabas sa telebisyon ay paulit-ulit lang sa pagkatungkol sa buhay ng Panginoon at ilang beses ko na rin po kasing napanood ito since ako ay bata pa. Naisipan ko na lang tuloy na magtungo sa kabilang bahay para puntahan din yung pinaka-close kong pinsan para kahit papaano ay makapagkwentuhan kami. Siya po yung pinsan ko na sumunod sa akin. Ako po kasi yung pinakamatanda sa aming magpipinsan. Itago na lang po natin siya sa pangalang Emily. Nasa high school na rin po siya noong pagkakataong iyon. May kapatid po siyang lalaki pero madalas syempre siya yung pinakapakay ko kung kaya't pumupunta ako sa kanila. Pagpasok ko sa kanilang bahay ay sinalubong ako ng mama ni Emily na kapatid ni mama. Pagkatapos ko pong magmano, alam niya na agad kung ano at sino ang ipinunta ko doon kung kaya't itinuro niya sa itaas ng palapag nila si Emily. Tinanong pa nga ako ng aking tita kung kumain na daw ba ako. Ngumiti lamang ako kasi alam niya na. Ang sabi ko, opo tita, kumain na po ako. Pakikitambay lang po sana. At tumango naman siya at sinabing wala naman daw problema. Pwedeng pwede ko daw puntahan ang pinsan ko at ang bahay nila anytime. Pagpanhik ko sa taas ay pumasok na ako agad sa kwarto ni Emily. Doon ngay nakita ko nga siyang nakuupo at nagbabasa. Matalino po talaga ang pinsan kong ito. Halos hindi ko nga makitang naglalaro ito sa labas sapagkat puro aral at basa lamang ang hilig niya. Ironically speaking, kahit nga close kami at nagkakasundo sa ibang bagay, pero sa pag-aaral po talaga, ako yung happy-go-lucky lang. So umupo ako sa tabi niya sa kama at niyaya ko siyang tumambay sa baba. Ang sabi ko pa nga, girl, tara tambay tayo sa labas. Ang init kasi dito sa kwarto mo eh. At gumiti naman siya sabay sabing, sige ate, tara. Bumaba na kaming dalawa at kumuha pa nga ng tig isang upuan para tumambay sa balkonahe lamang nila. Yung balkonahe po kasi nila ay hindi rin naman ganun kalakihan at parang may pathway pa na konektado sa bahay nila kaya literal na paglabas ng bahay eh dun lang kami mismo naglatag ng upuan at binuksan na lang namin yung screen door nila para easy access kung sakaling may kukunin kaming snacks o tubig. After po namin kumuha ng kanya-kanyang upuan, sinita naman kami ng kanyang mama at sabi, "Hoy, saan kayo pupunta? Patay ang Diyos tas lalakwat siya kayo? Delikado, dito lang kayo sa loob.
dito ko sa loob ng bahay. Tita, dito lang naman kami sa labas ng balkonahin niyo. Tsaka hindi naman po kami lalakwatsa. Hindi kami lalayo, promise. Tsaka saan naman kami uupo? Eh paglabas nga ng bahay niyo, kalsada na. Relax lang po. At pagkatapos ko ngang sabihin iyon na nakangiti pa, ay parang hindi pa nakontento si tita at pinanlakihan kami ng mata ng pinsan ko. Sinabihan niya kami ng, basta dyan lang kayo ha. Sabay turo sa aming dalawa. Tumawa na lang din kami ng pinsan ko at nagkwentuhan sa balkonahe. Hawak ang mga cellphone namin. Nag-share kami ng mga usapan patungkol sa mga artista, mga bagong kanta, sa crush, maging sa gawain sa eskwelahan, usapang pampamilya at kung saan-saan pa nadako. Wala nga din pong masyadong hangin nung mga panahong iyon at naaalala ko po na bilog ang buwan. As in sobra. Yun bang parang naninilaw na yung kulay at ang laki niya si Red. Wala din pong ilaw sa balkonahe pero yung ilaw sa sala nila ay umaabot naman ng bahagya sa labas at sulit naman din sapagkat yung liwanag ng buwan ay sapat para makita namin ang isa't isa. Napakaaliwalas din po talaga ng kalangitan noon at walang masyadong bituin kaya kitang-kita mo ang itim na kalangitan na pinaliliwanagan lamang ng bilog na buwan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Emily, bigla akong natigilan. Parang nagsettle yung silence namin. Sa pagkakataong iyon si Red, hindi ko alam kung bakit, pero marahil ay dahil sa kadadaldal namin. Or gusto lang huminga muna. Pero hindi awkward yung silence. Yung katahimikan namin ay parang kontento. Parang katahimikan na namamahinga lang. Hindi ko nga din po alam kung ilang segundo o minuto kaming nanahimik basta't pareho lang kaming nakatingala sa langit at ina-admire yung buwan habang meron kaming iniisip sa kanya-kanyang utak. Literal na nakatulala lang kami sa buwan pareho ng pinsan ko at tila baga mesmerized talaga. Ilang segundo pa ang dumaan at may nakita po akong gumagalaw sa itim na langit. Noong una, hindi ko po ma-i-register sa utak ko kung ano yung nakikita ko. Parang lutang moment and question mark lang ang nasa utak ko nun. Tinitigan ko pa rin yung bagay na nakikita ko. Medyo slow talaga yung pag-process ng utak ko noon kasi ang focus ko ay ang buwan. Tinitigan ko talagang mabuti. Mukha siyang eroplano. Mukha din siyang ibon. Medyo malayo pa yung nakikita ko noon pero iniisip ko na baka nga sa eroplano nang gagaling yung ilaw na nakikita ko sa taas. Yun bang parang nagpa-flash? Dinisregard ko na lang yung possibility na eroplano siya sapagkat ang nakikita ko nagpa-flash ay red or white. Susunod ko namang inisip e kung ibon. May nakikita talaga akong gumagalaw pero hindi ko maipaliwanag kung ano at parang hindi ako certain. Hanggang sa unti-unti kong napagtatanto na meron siyang pakpak pero hindi siya ganun kabilis lumipad sa mga ibon na alam ko. Nakikita ko na parang paisa-isa yung pag-flap ng wings niya. Hindi talaga nagsisink in sa utak ko kung ano yung nilalang o ano yung bagay na nakikita kong lumilipad. Nagka-calculate pa nga sa utak ko kung ibon nga ba to? Pero bakit parang ang bagal nung lipad? Tsaka ang steady nung anino niya sa liwanag ng buwan. Bakit nakikita ko pa din yung anino nung ibon? Kung ibon to, dapat mabilis yung paglipad. Hindi ko dapat makikita yung outline nung anino niya. So tinitigan ko pa din para madetermina ko kung ano ba talaga yun. Nalimutan ko na nga nakasama ko yung pinsan ko kasi nakuha talaga ng attention ko yung nakikita ko sa taas. Nung parang papalapit ng papalapit sa may liwanag na parte yung lumilipad na iyon, doon ko mas nakita ng malinaw yung anino. Napatigil yung paghinga ko. Sabi ng utak ko, hindi ako pwedeng magkamali. May pakpak siyang parang paniki. Meron din siyang parang braso
na may kamay at may ulo pero walang mahabang buhok. Parang anino lang nga din yung ulo, tas kalahati lang ang katawan. Malinis na linya na nagtatapos sa bewang. So habang nare-realize ko kung ano ba yung nakikita ko, pinanlakihan na ako ng mata. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig, Sir Red. Nagkatinginan pa kami ng pinsan ko at halata din sa mukha niya ang gulat dahil sa sobrang laki ng kanyang mga mata na hindi mo mawari kung naa-amaze o natatakot. Hindi rin siya makapaniwala sa mga nakikita niya. So ibig sabihin, pareho kami nang nakikitang lumilipad sa langit ng gabing iyon. Hanggang sa bigla na lamang kaming tumayo mula sa aming kinauupuan at karipas papasok ng bahay. Nagkasabay pa nga kami ng pagpasok sa pinto at hindi kami nagkasya. Alam niyo yung parang scene sa mga anime o sa mga cartoons kung saan dalawang tao yung magkasabay pumasok sa isang pinto pero hindi nagkasya. Ganun na ganun po talaga yung sitwasyon naming dalawa nun. Pinilit namin na maisiksik ang mga katawan namin hanggang sa nagsisisigaw na kami sa loob ng bahay. Nasa kusina yung nanay ni Emily at doon kami pumunta. Dahil doon ay gulat na gulat din po si tita at kitang-kita mo rin sa mukha niya na natataranta siya dahil sa sigawan namin. Napatanong tuloy siya kung ano ang nangyayari. Ganun na lamang ang pagbabahagi namin ng magkasabay ni Emily nang nakita namin sa labas. Hindi kami naiintindihan ni tita dahil nga sabay kami nagsasalita at sa sobrang takot naming dalawa ay kung ano-ano na ang sinasabi namin. Ang sabi tuloy ni tita, Ano ba? Dahan-dahan lang nga kayo. Wala ako naiintindihan sa mga sinasabi nyo. Hanggang sa naiyak na po kaming pareho. Tumigil si Emily at tiningnan niya ako. Sinabi ko naman sa tita ko na, Nakakita kami ng manananggal, tita. Lumilipad siya dun sa labas kanina. Totoo po, nakita namin talaga. Gusto ko talagang maniwala sila sa amin. Imposible naman kasi na imahinasyon namin yun pareho dahil dalawa nga kaming nakasaksi. Kung ako lang ang nakakita, pwede pa ako maging skeptical o baka isipin ko pa nga na namamalikmata lang ako pero sa dalawang mata ko, hindi pwedeng magsinungaling ang mga nakita ko. Kumbaga, we saw what we saw. Sakto namang bumaba galing sa taas ang tatay ni Emily. Naingayan pa ata sa amin. Tanong naman ni Tito, ano na naman ba nangyayari dyan? At sinabi naman namin ni Emily kung ano yung dahilan kung bakit kami sumigaw. Todo sumbong talaga si Emily sa tatay niya. Tas wala namang sinabi si Tito kung kaya't lumabas na lang sa may balkonahe at isinara ang screen door at tumayo lamang doon habang tinitignan ang langit. Siyempre natakot kami para sa kanya. Baka mamaya, bigla na lang siyang dagitin ng manananggal o kung ano pamang nilalang na nakita namin. Kung ano-ano na lang daw kasi ang pinag-uusapan o pinapanood namin dalawang magpinsan kaya kung ano-ano ang nakikreate naming imahinasyon sa aming isipan. Yun ang sinabi sa akin ni Tito. In short, wala sa kanila ang naniwala sa amin. Isang gabi po talaga iyon, Sir Red, na hindi ko makakalimutan o kami ng pinsan ko. Malamang marami sa inyo ang hindi matatakot sa kwentong ito, pero para sa aming dalawang magpinsan, ito na ang pinaka nakakatakot na nakita naming dalawa. 2 minutes away lang ang bahay namin sa bahay ng pinsan kong iyon, pero nung gabing yun, hindi na ako pumayag na umuwi ng mag-isa at kahit na malapit lang talaga ay nagpahatid ako kina tita at kay Emily. Hanggang ngayon nga po ay naaalala ko pa din ang aninong iyon. Ang maliwanag na buwan, maaliwalas na kalangitan at aninong may ulo. Yung braso na merong mga kamay at pakpak ding na dahan-dahang lumilipad at papalapit ng papalapit sa amin. Kapag napagkikwentuhan nga namin ito ng pinsan ko,
ay tinatayuan talaga kami ng mga maliliit na balahibo. Hindi ko talaga aakalain na makakakita ako ng isang totoong manananggal at doon pa lang ay naniniwala ako na hindi lamang sila kwento. Kahit sabihin man natin na anino lamang iyon, hindi ko na rin hihilingin o nanaisin man lang na makita ang tunay na itsura ng nilalang na iyon. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.